lakas makaraul nitong episode na to para kaming nasa EIC On The Move. Tayo sa Shangri-La, Boracay. Sa wakas, narinig ko na rin ang tunog ng mga instruments na yan. Yan daw ang nagsisignal ng arrival dito sa Shangri-La, Boracay. Lakas makasosyal. FYI lang, hindi po kami mayaman na. Social climber lang na kahit papano eh nakaka-climb. Total indulgence. Mag-unwind at ma-relax sa tunog ng crashing waves. I-refresh ang sarili dito sa sinasabing the most luxurious resort in Boracay Island. Kaya hindi nakapagtataka na ito'y nabansagan din na crown jewel of the Philippine Islands. Ang ganda dito! Time naman para mag-relax, kaya join po ulit kayo sa amin at tayo mag-unwind dito sa Boracay Island. Good morning! Mula po ulit dito sa Iloilo City. Ngayon po ang araw ng pagbiyahe naman natin, papunta naman ng Katiklan. Dahil ngayon po ay lilipat na po ulit tayo ng panibago na namang isla. Mamaya, nasa Boracay na tayo. Nasa kalagitnaan na tayo ng Panay Island, halos. At... Alam yung pakiramdam na ito? Habang lumalapit ako, baliktad ako eh. Habang lumalapit ako sa pinagmulan ko, parang medyo lumulungkot ako. Alam niyo, nakaka-relate ka to. Tapos yung parang magsisimula na naman yung mga normalong buhay, yung mga problema mo, nandiyan na naman. Pero, yun talaga! Dito tayo ngayon sa Katiklan. Tatawid na tayo ng Boracay Island. We're going to Boracay. Tayo sa Shangri-La, Boracay.
Ayan, nakasakay na kami ngayon dito sa parang ang tawag yun, golf cart na to. Papunta na kami sa, ano namin, sa hotel room. So we have two beach areas. So this is a semi-private. We call it Punta Bunga. So we have also Banyuga. This is the private beach. That's what you saw coming here. So this is our pool area. We have a restaurant here. We call it Cielo. And then we have also a restaurant here, a seafood restaurant, open every dinner only. That is Serena Restaurant, ma'am. We have also another restaurant here. We call it Rima, or a Mediterranean restaurant. They're open every dinner. So if you would like to dine in both restaurants, I will suggest you to book ahead. For Vintana, so breakfast will be served from 6:30 to 10:30 in the morning. They're also open for lunch and dinner, but for tonight, they have buffet po, ma'am. Cielo po, that's what I'm referring to. That is in the pool area. So they're open from 11 a.m. to 10 p.m. But the pool is open as early as 7 a.m. It's just that the restaurant are open at 11. Okay, next we have Serena, open from 4:30 to 12 midnight for the bar. But for the service, open from 6 to 11 p.m. And for the Rima, that's the Mediterranean, sir, the treetop. So same thing, it's 5 to 11 for the bar. Restaurant is 5 p.m. to 10:30. For the in-room dining, of course, this is 24 hours. For the unique private dinner, is a special dinner that we're going to set up. It normally, it's in front of the beach or in some of our private villas. So this should be booked ahead of time, sir. So this one, ma'am, maybe later I can help you scan this food line. Or please give us a call at this, we can help you. Awesome. Thank you. Thank you, ate. Ngayon pa lang pala kami pumunta doon, katapos pa lang na mag-check-in doon sa lobby. Punta na kayo doon sa hotel room. Room natin ng ilang araw dito sa Boracay. I-confirm mo nito. Okay. This is the one every time.
Ito ang room natin na pag-i-stayan ng ilang araw dito sa Boracay. At pagkapasok ko pa lang, binati na ako agad. Tingnan nyo naman. Napaka-class ng disenyo. At unang dating pa lang namin dito, napansin ko, napaka-private ng hotel na to. At malayo doon sa mga pangkaraniwan namin, yung mga nakikita nyo sa amin sa mga post namin, CR pa lang. Power na. At ito, so CR namin, dito, sa room namin. Yan, may dalawang sink. Bathtub. At shower room. Shower. Saka toilet. medyo nagugutom na ako. Tour ko lang ako saglit hanggat wala pa yung mga gamit namin. Pamakita nyo yung paligid, yung ambience dito. At si Aniki, para, ayan, waiting siya dyan. Ito yung veranda dito sa room namin. Yan. Sea view. Look. Oh, di ba? Power dito. Hindi ko alam kung ilang araw kami mag-stay dito. Hindi kami nagsasabi ng kung kailan kami mag-check out. Yun nga lang, dahil tayo andito, very limited lang ang makikita nyong sigurong video namin. Kasi, alam nyo naman, mga high-end po ang mga karamihan na tao nag-check-in dito. Nakakahiya po gawin yung kagaya nung ginagawa naman sa iba na makamagtutok ng camera. So kung meron kaming ginagawa na hindi kami makapag-film, para po sa sa privacy ng ibang tao. Kasi nakakahiya po talaga mag-film nang meron kang mga tao na yung alam mong hindi okay sa kanila matutukan ng camera. At syempre, para hindi nakakahiya. Ayan, after nyan, medyo marami na akong video, alam nyo naman, yung mga nakaraan pang mga episodes ko video. At pag gantong ambience, nakakagana naman na mag-edit. So, dito sa lamesang to, dito ako mag-edit na hindi natin alam, gano'ng matagal. At hindi naman, napakalayo sa pinag-i-edita ko lagi. Napaka-executive class ng mga padali natin ngayon. So, episode na ito yata ang pinaka-class na episode namin na may papakita sa inyo.
So ayan, 4:29 ng hapon. At magme-merienda muna tayo. Nandito kami ngayon sa ano, beachfront ng Boracay. Dito sa Shangri-La, yung tawag dito. Ewan, di ko alam kung tawag dito. At papunta kami ngayon dito sa ano, exclusive na beach. Yung sabi nung nag-asa sa amin kanina, yung exclusive lang para sa mga naka-check-in sa Shangri-La. Kasi ito, parang na, ano, cashier ba? Yung sa ibang, ano, ibang resort dito. O sa cashier nila tayo yung Crimson dito, hindi ako nagkakamali. At punta kami doon sa ano, exclusive beach para sa mga Shangri-La guests. Yung palang beach na pinapakita namin sa inyo kanina, yun yung Punta Bunga Beach. At ngayon, papunta tayo sa Banyugan Beach, yung exclusive para sa mga nakaka-check-in dito sa Shangri-La. Difference na napansin ko dito, mas nalugod ang paa ko sa buhangin, sa texture ng buhangin dito, mas pino. Ngayon, punta naman kami sa Serena, pero ngayon tingin ko lang muna yung view dito. Picture perfect ang spot na to dito. Ito. Yan, Raul na Raul ka dyan. Yung mga gaya niyan, ang mga peg kong gayahin. Yung mga para si Raul Manzano sa Metro Channel. I'm Raul Manzano of Metro Society and this is EIC On The Move. Ngayon ang magiging dinner natin dito, dinner tayo ng buffet dito sa Shangri-La, yung Vinta. Vinta restaurant na tama Vintana. Pangalan? Vintana. Vintana ano nila, buffet dito. Vinta parang ano, ito pa ito. Parang Vinta ng Zamboanga. As in parang ganoon. Alay.
napatagal kami ng pahinga doon sa room. Ini-invite kami, meron dito kaninang Halloween party. Pero medyo lula na kami sa puyat din kasi namin ng mga ilang araw. Kaya mas pinili namin medyo matulog muna kahit konti. Ang gusto ko dito sa hotel na to, yung service niya talagang tama yung mga napapanood ko sa TV ha. Yung kung paano sila tumanggap ng guest, to the next level talaga. Kumbaga, the service here is next level. Tama nga yung sabi ni Sir Raul Manzano sa EIC On The Move sa Metro Channel. Sa second floor pala yung ano, bintana. Akit muna tayo. Hindi ko lang alam kung ano, pwede na kumain o may time pa. Pero pa-reserve na tayo kung mayroong reservation. Okay, as in, kahulay mo talaga. Nakita ko yung ano, food preparation sa loob at hindi po biro, mukhang international chef. Yun na yata yung napanood sa TV, yung foreigner na parang hindi ko lang kung tawag dun, kung sous chef ba o head chef, yung ganun. Yung pinakamboss na lahat na nagpe-prepare ng pagkain dun, parang siya yun. At talagang napaka-busisi. So talagang yung mga ganitong ano, dining, kahit mahal, quality naman talaga. At lahat ng nakakasalubong namin na ano, na nagtatrabaho sa Shangri-La, talagang bumabati. Walang hindi kami naranas ng ano, hindi mabati dito. Napaka ano, mabait ng mga tao dito. Kung makikita nyo lang yung mga pagkain sa loob, talagang masasabi nyo yung price tama, hindi siya mahal. So Halloween ang ano, motive ata naman.
mga pagkain dito ngayon. Oh, my rice. Good morning. Ano din to? Sa ano tayo ngayon? Next na natin. Sushi. Rice. Oh, may mga pala ito. Kaya ito. Wala ito. Hindi ko lang alam kung ano to. Tanongin mo kung ano to. Kung halal ba to o ano. Hindi ko alam. Tanong na lang muna natin kung pork ba to o ano ha. Squid. Wow. Good. So yummy. Squid. Ha? Squid yan. Okay na? Okay na. Done na. Dami na ito. Okay. Total indulgence. Sorry, but she was there.
Coffee? Dito sa Shangri-La after dinner? May palate earth pa. Alam mo, lagi tayo kay-review ng barista na iba't ibang coffee shop na papagkapihan natin. Ito, sigurado ko wala ko i-reklamo dito. Halata ko naman, oh. Kita nyo, tiyan nyo. Tiyan nyo yung ano, yung pagkaka-steam ng milk. Perfect. Hindi ko matitikman, alam ko na ito. Lasa Ristretto Bianco. Perfect shot of espresso. At yung steam ng milk, hindi watery. Perfect. Para siyang ice cream na tinunaw. Oh, may paano pa. May paan tawag yan? May pag-giveaway pa, oh. Okay, gabi na. At dahil bawal ang dog natin dito sa Shangri-La, eh sasakay tayo ng shuttle. At pupunta tayo dun sa dog natin para pakainin, paihiin, patayin. Okay? Napasuma tayo dito. Bisita natin yung mga dog. Tayo muna kami ng shuttle. Okay. Time to visit our dogs. Malapit lang to hotel namin. Sa ano. Hello. Papakain tayo at pasisiyahin natin yung mga dog. Nab, Deckers. Oh, what's that? Yeah. Oh. Ganito ang routine namin. Every 2 to 3 hours, napunta-punta kami dito para sikasuhin yung mga aso namin. Malapit lang po ito sa Shangri-La at nalalakad nga po namin parang nasa 30 minutes lang. Pero meron naman pong shuttle kaya mas mabilis po namin ito napupuntahan. Eat it, take it, eat. Pasok na. Uy, check it.
Ayan, naglalakad-lakad kami ngayon, nagpapababa ng kinabi. Galing kami dun sa doggy dog namin. Nagpakain kami, nagpaihi, lahat ginawa namin bago kami ulit bumalik dito. At medyo malayo, akala namin malapit lang. Ayun, tingnan nyo, tingnan nyo kalayo pa lalakar namin. Ganito kalayo ang entrance ng Shangri-La from the main road. So, walking position kami ngayon, siguro baka mga 1.5 kilometer ito lalakarin namin na ito. Oh, pabalik na kami sa room namin. Oh, tapos na. Oras na pahinga. Thank you, kuya. Thank you po. Ganito dapat. Yung mga irresponsibleng mga pet owner dyan, maayos naman kayo. May mga ano yan, may mga damdamin din naman yung mga aso. Huwag naman pong ganun. Tingnan nyo, kahit mahirap para sa amin, isinasalang-alang po yung mga alaga kasi hindi naman, kumbaga, talagang miyembro na yan ang pamilya natin. Hindi nga lang sila pwede dito sa hotel na nakuha namin. Ayun. Muntik na! Okay. Uwi na kami eh. Sayang, hindi pwede yung ano, yung dog namin dito. Pero syempre, kailangan. Buti lang, merong hotel na malapit. Nandyan lang. Pet-friendly hotel. Yun, binibisita namin yung mga dog namin doon. Hindi namin pinababayaan. Kaya mga responsible pet owner dyan, maayos naman kayo. Kahit mga dog yan, hindi naman ano yan, huwag, member ng family natin yan. After ng long day ng activity namin sa some part ng resort, ngayong ano araw, bukas, maaga kaming gigising. Para doon sa breakfast, maaga sila nag-serve. Ayaw namin magpahuli kasi meron pa kami mga gagawin bukas. At baka, basta, meron isa, meron kaming gagawin. At kaya, swimming, tapos, bahala na, may tutuloy namin, yung isa namin gagawin. Okay? Maya-maya lang, tutulog na kami. Good night.
Okay, ito ang unang gabi namin dito sa resort. At yan, ginabi na naman, madaling araw na naman. Kami makakatulog, talagang hindi na sanay matulog ng maaga. Mahirap din, dahil maaga pag-ising namin bukas. See you tomorrow, good night. Tutulog na rin sila. Beautiful, beautiful morning mula dito sa hotel room namin. Punta naman kami ngayon dun sa breakfast buffet. At taga-handa-handa na sila. Moist. Malamig sa kwarto namin. Para may ulap yung ano, para kami nasa Baguio, para kami may haze ang itsura namin sa camera ngayon. Malapit na kami dun sa ano, pagbubufeya namin. Oh, hindi po ma-haze dito, maliwanag 'yan. Hanggang ngayon hindi pa rin tatanggal yung ano, yung parang fog do sa lens nitong camera. Masyado sensitive sa aircon, so hindi ko gusto dito. Yeah. Ano tayo? Mag-ano? Mag-umagahan. Buffet ulit. Kanina ko pa pinupunasan to, ayaw magtino. Oh, sinasabi ng malino eh. Okay tayo, mama, gumamoy sulit yan. Ipamunas na. Napakatahimik dito. Napaka-private ng datingan talaga dito. Yun ang gusto ko dito sa ambiance ng ano, Shangri-La. Kung gusto mag-relax dito ka. Oh, at yung tao. Parang wala nga eh. Baka kami lang. Pero sa buffet meron yan. Kapit na, sa likod na lang. Yun! Breakfast buffet.
Ano yan? Taho? Ha? Wala na pagkain ko. Dito sa ano, beef top, baka mapakanin ako dito. Ito rin, room 303. Pag nagda-diet ka, okay na okay ka dito. Pag may, lalo pag stress ang diet, tapos sugar-free. And ano ito? Gluten-free. Ito. Kahit medyo matanda tayo, paborito ko to. Coco Crunch, ibababad mo. Tapos, talambot, tama kainin. Ah, noon. Kaulan na umaga. Pabalik na kami sa hotel room ulit namin. Kagabi na kami. Pagi. Arrival ka? Dito. May gawa na? We'll be right back.
Makikita nyo ah, pinkish palang buhangin dito. Meron mga drag na corals, oh. Oh? Ano yan, kuya? Pinkish ang buhangin. Yan, after namin mag-swimming dito, ay pupunta lang kami sa hotel, maliligo, prepare na kami para sa pag-checkout. At sa checkout, gaya nung pagpunta namin dito, sasakay kami speedboat, yahatid kami doon sa Katiklan, Jetty Port. Huling sulyap muna dito sa ano, sa exclusive beach ng Shangri-La. Babalik tayo soon. Okay, check out time. Balik na kami sa Katiklan, Jetty Port. Room number again? 436. Okay, 436. So good na. Good na. Okay, hold on please. How's your stay naman here, ma'am sir? Ah. Masaya ba? Masaya. Masaya. Sabi na, check out! Oh, pide-prepare na daw yung ano, speedboat na sasakyan namin. Tapos na kami, nakapag-check out na. Waiting na lang sa speedboat, saka doon sa bagay na mag-atid sa amin doon sa sakayan ng ano, speedboat doon sa baba. Back to the mainland na. Ito kasalan na.
sa susunod na episode. Ang pagtawid natin sa panibago na namang isla, ating pasyalan ang isla na Mindoro at ang muling paglapat ng mga gulong ng ating sasakyan sa mainland Luzon.